Hello everyone! Good morning po! Welcome po sa aking garden! Nandito po pala ako ngayon sa mga tanim kong mais para mag-update sa inyo kung ano na po ang itsura nila. Ito po yung aking mga mais ngayon. Ito na po sila. Diba? Malalaki na po sila at malalapad ang dahon. Ayan na po yung aking mga mais ngayon. Tingnan nyo po kung makaway-kaway. Oo. Yan. At, ayan na. Tingnan nyo po. Meron na po silang mga bulaklak. Yan na may mga nakabuka ng pailan-ilan. Diba? Pero karamihan po, palabas pa lang. Lapitan po natin. Lapitan natin. Kagaya ng ganyan po, oh. Yan, oh. Hi! Oh, diba? Matataba naman po ang puno. Kaso lang, wala po talagang sinasanto ang hangin. Ayan pa, oh. Yan. Yun, oh. May mga palabas. Halos, ayan po, oh. Sumisilip-silip. Silip-silip pala. Sige, labas na. Lumabas na kayo. Ayan pa. Marami po. Halos lahat po ganyan. Ito, bagong buka pa lang. Ganyan. Bagong labas. Hindi ko po alam bakit ganun. May mga ganito siya, oh. Yung parang ma-red-red yung kulay ng ano niya ganyan. Tapos yung iba naman, white na white. Yung mga ano niya, itong mga parang yan, yung mga yan, ano bang tawag dyan? Basta ganyan. Yung iba kagaya nito, ito oh, mapula-pula. Yung mga ganito. Pero po yan lahat ng tinanim ko, white. Oh, ayan po yung iba. Mga palabas pa lang rin. Marami po halos lahat, ganyan. Diba? Oh, may natira pa pala dito yung nakahilig. Alam nyo po kasi, nung diba po nga lalabas lang ng bagyong dodo ngayon? In-enhance niya yung hanging habagat. Naku po. Grabe ang lakas dito. Ay, ito may isa pang nakahilig na ganito. Halos lahat po ito gumanto. May isa pang naiwan. Itatayo, ano natin ang husto. Aayusin. Ilalagyan natin ng ano. Yan, ilalagyan ko ng ganyan. Pero, ayaw niya. Sobrang bigat na. May dalawa pong naputol. Sayang nga po eh. May mga bulaklak na. Tapos nag ano po sila. Ay, ito oh. Ayan oh. Palabas na ang bulaklak. Eh naputol. Wala na akong magagawa. Dalawang piraso po yung naputol. Wala na akong magagawa. Halos. Tapos yan po halos lahat humilig sila. Inayos ko lang po. Kaninang umaga. Diba? Kawawa naman. Pero okay naman po, nalulungkot ako kasi mayroong dalawang naputol. Pero masaya pa rin ako dahil halos lahat naman po okay naman. Kasi kapag ganyan po na may bulaklak na, tapos mga ilang buwan na lang po yan, may bunga na po yan. Makikita nyo na lang, nag-harvest na ako ng mais. At yun ang pinakamasayang araw ko sa aking pagtatanim ng mais. Siyempre, may bunga na yung pinagpaguran ko. Ganon. Diba? Ay, alam nyo po pala. Maalala ko po pala. Diba po, ang blinag ko po ito nung bagyong Betty. Paglabas ng bagyong Betty, blinag ko siya. At in-enhance din po ng bagyong Betty yun, ang habagat. Paglabas ng bagyong Betty sa par, lumabas din yung tanim kong mga mais. Ngayon naman, in-update ko, lumabas yung bagyong dodong, in-enhance niya rin ang habagat. Yan. Ngayon ako, ito rin yung update ko kasi nga may mga nag-slanting ng mga mais. Inayos ko sa, at saka may mga bulaklak na kasi. Natatawa lang ako. O nga, maalala ko, bagyo din, kalalabas din pala ng bagyo nun. Pero alam nyo po ba na may LPA na naman
Sana naman wag nang maging bagyo kasi baka i-enhance niya na naman ang habagat. Sa pool na naman kami dito sa Coron, Palawan. Kami talaga yung unang nasa sa pool pag nag-i-enhance ng bagyong ng habagat ang bagyo. Grabe, ang lakas ng hangin, hindi mo mapigil. Sobrang lakas ng hangin at ulan. Mas malakas pa yata yung pag nag-i-enhance ng bagyo ang pag nag-i-enhance ng habagat ang bagyo, mas malakas pa po yata dito sa amin ng ulan at hangin. Pero dahil dyan, lalagyan ko po ang mga dulo ng linya, nakalinya po kasi yan. Lalagyan ko yung dulo't dulo ng dalawang poste, left and right, tapos lalagyan ko siya ng tali para hindi siya tumumba. Para hindi na maulit. Kasi po maaga pa lang ngayon, July pa lang, marami pa pong bagyong dadaan. Nako, baka yung time na yun may mga bunga na sila. Nako, iiyak talaga ako pag nangyari yun. Huwag naman sana. Kasi syempre, yun na yung time na yun na yung time na talagang mapapakinabangan mo na sila, di ba? Masaya lang po ako kasi po, eto na yung pinagpaguran ko. Kadadamo ko lang po nito nung nakaraan. Ang maganda lang po, alam niyo po ba kung bakit ako mahilig magtanim? Kagaya po nito. Kapag namunga po ito at saka yung mga hinaharvest kong sitaw, yung ibang hinaharvest kong gulay, mga talbos, alam ko pong walang chemical. Walang abono po ito na synthetic. Yung mga chicken manure, yan. Tsaka wala rin po itong spray na mga chemical na kung ano-ano. Marunong po akong gumawa ng organic na pang-spray, ganyan. Pandilig-dilig. 'Di ba? Ang may ganito po kasi, alam natin talagang ligtas yung ating kakainin. Alam natin na walang mga kung ano-anong nilagay habang lumalaki sila bago natin kainin. Diba? Yung iba po, kapag hinarvest na, bago idalhin sa market, nilalagyan ng preservative para hindi basta-basta mabulok. Ito wala. Pagka-harvest mo, hugasan mo lang ng fresh water. Lagain mo na siya. Tapos, kainin mo na. Ganon, diba? Farm to table ang tawag dun. Alam nyo po, mahal to dito sa Coron. Napakamahal ito dito sa Coron. Kaya, nagtanim din po ako nito at masarap din kasi. Abangan nyo po yung mga susunod kong update dito sa aking mais na tanim. Hindi ko po kasi kayang hukayan dyan sa gitna. Yung parang usualing ginagawa ng mga farmer talaga na dadaanan ng kalabaw, huhukayan dyan sa gitna, lalagyan ng kanal. Siyempre, yung lupa mapupunta sa puno, siyempre babae po ako, garden lang ang away, ganun. Kaya ganun na lang. Ipapakita ko po sa inyo kung anong gagawin ko dyan para hindi na maulit na matumba yan. Abangan nyo po ang sunod na update. Yung mga napadaan po pala dyan sa channel ko, pa-like and subscribe na rin po. Pahit na rin ang notification bell para lagi po kayong updated. Sana po wag kayong magsawa. Thank you for watching.